kumuha ng katuwang sa tuwing na daan, pinakiusapan natin si Mar na maging vice presidente natin. Kailangan natin na isang taong may katulad na layunin. Kailangan natin na isang kabalikat na magsusulong din ng lahat ng mga prinsipyong pinaglalaban natin. Sa kanya ako nagtiwala, ano man ang mangyari, alam kong itutuloy ni Mar ang mga ipinaglalaban natin. At oras na hingin natin sumabak siya sa anumang gera, hindi na tayo bibiguin. Kung maalala ninyo, hiningi rin natin noong 2011 ang kanyang agarang pagresponde sa DOTC at hindi siya nagatubiling paunlakan tayo. Mas behesaman siya sa pinansyal na sektor, saksi tayo sa pagpapakitang gilas niya sa DOTC. Wala tayong ibang hangad kundi ang mapabilis na mapitas ang mga bunga ng ipinupunla nating pagbabago. Sa pagpanaw po ni Kalihim Jesse Robredo, nangamba tayo sa posibilidad na maaaring madiskaril ang mga butil ng pagtsatsaga at tapat na pamamahala ni Jesse. Napakarami kong inatas kay Secretary Jesse Robredo, lalo na ang mga bagay na maselan at kumpidensyal. Kaya naman kailangan natin ng isang individual na didilig at magpapalago sa ating pong agenda. Isang taong may kakayahang kumilos at tumugon sa tawag ng paglilingkod at magsilbing tulay upang tiyakin na mula sa kapulisan hanggang sa lokal na pamamahala, tumatahak ng nagkakaisa tungo sa isang direksyon ang ating bansa. Tama lang naman po na ang pinuno ng isa sa pinakamatandang partidong politikal sa bansa ang makikipag-usap sa mga politiko. Sino pa nga ba ang sasalamin sa lahat ng katangian ito kundi ang pangulo ng aming partido na si Kalihim Mar Rojas. Itanong talaga natin siya ngayon bilang bagong kalihim ng Interior and Local Government. Binibigyan natin si Mar na kalayaan pumili ng mga kasamahan niya sa DILG, gayon din ng mga pinuno ng mga ahensya sa ilalim nito. Sa pagsabak ni Mar sa DILG, kailangan mahusay din ang pupuno sa iiwan niyang pwesto sa DOTC. At iwala naman tayo sa kakayahan ni Joseph Emilio Aguinaldo Abaya. Nagtapos siya sa Philippine Science High School, nanguna sa entrance exam na Philippine Military Academy at pinag-aral sa U.S. Naval Academy sa Annapolis at may Master's sa Engineering sa Cornell University. Abogado rin po siya na nagtapos sa Ateneo Law School. Ngunit hindi limitado sa samot-saring propesyon at mga natanggap na sertipiko ni June ang tunay na nagsaklaw ng pagsiservisyo niya sa kapwa at sa bansa. Bilang pinuno ng Appropriations Committee sa Kamara, siya ang punong tagapagtanggol sa mga proyektong itinutulak ng gobyerno. Kaya alam na alam niya ang mga proyektong ito. Bilang Secretary General namin po sa aming partido, nakaatang sa kanya ang mga sensitibo at mabibigat na responsibilidad. Saksi ako sa dedikasyon at katapatan niya sa kanyang trabaho. Nang nagkasama kami sa Kamara, umabot sa puntong talo na ang inahain naming impeachment complaint at inabangan na lang namin ang pagpaparusa ng dating Pangulo sa amin. Nilapitan ko siya noon at sinabing maaari namang siyang umiwas na lang at huwag nang sumabak sa laban na ito. Bilang hepe ng LP sa Kongreso ng mga panahong iyon, sabi ko walang sama ng loob dito. Alam kong kailangan mo ring intindihin ang distrito mo lalo pat mukhang malabong umusad ang impeachment complaint laban sa dating Pangulo. Pero pinili niyang itaya ang kanyang kinabukasan sa politika para panindigan ng tama. Walang pag-aalinlangan niyang sinabing tataya ako dito. Ang ganitong katangian ang kinakailangan natin sa DOTC. Alam natin kung mapupunta sa maling kamay ang liderato ng ahensyang ito, madaling pagsamantalahan ang mga proyektong napakalaki at napaka-teknikal, kaya madali ring itago sa publiko. Kumpiyansa tayong maipapagpatuloy ni June ang mga proyekto sa DOTC. Hindi malilihis ng landas ang ahensya at magsisilbi pa siyang mabuting ehemplo para sa lahat ng kawani nito. Kaugnay nito, nakikiusap po tayo sa Commission on Appointments sa Kongreso na ikumpirma sa lalong madaling panahon sina Mar at June. Hindi po sila makakaupo hanggat hindi sila nako-confirm ng Commission on Appointments. Kailangan na po natin sila upang agad na rin makaarangkada ang mga proyekto at inisiyatiba na kanilang kagawaran at ng buong bayan. Sa pagtatalaga natin kina Mar at June, kumpiyansa tayong higit pang mapapabilis ang pag-usad natin sa tuwing dadaan. Nananalig tayo sa suporta ng taong bayan
upang matyag na malampasan natin ang mga hamon na ating panghaharapin at siguruhin hindi na kailanman aatras sa bakubakong kalakaran ang ating bansa. Maraming salamat po. Magandang hapon. Mr. President, your first question will be coming from Joyce Panyares of the Manila Standard. Joyce. Good afternoon, sir. Sir, may we know your marching orders for Secretary Rojas and for Congressman Abaya? Kay Secretary Rojas, hindi ko nababanggitin yung confidential, no? May the nature confidential. Binanggit ko lang sa kanya itong mga kasalukuyan na sinusuri ni Kalihim Jesse Robredo. Nasa iba, patapos na yung pag-iimbestiga. Yung iba'y nasa kalagitnaan. Meron rin yung mga bagay tungkol sa kapulisan. Yung BJMP facilities po na sa pangangalaga ng national government, marami ay talagang sa English, in a very sad state of disrepair. Kaya madaling makatakas. So yun ang isang proyekto rin nasa malapit sa puso ni Kalihim Jesse Robredo. No? Yung pagpapalakas pa ng kakayahan ng ating mga local government units. Siyempre yung mga programs katulad ng pagbibigay ng Seal of Good Housekeeping, yung financial disclosure. So, in short, ayaw nating, di ba, huminto lahat ng isinulong ni Jesse at nakikita ko kay Mar ang kakayahan para pagpatuloy yung ginagawa ni Jesse at matapos lahat ng tinatalakay namin. Siyempre nabanggit na rin kay Mar yung pagtutugis ng private armed groups na pangunahing responsibilidad ng ating pong kapulisan, lalo na patungo tayo sa eleksyon sa susunod na taon. Ay, sorry, kay June Abaya naman. Di, fully aware naman siya dito sa mga ginagawa ng DOTC, tulad ng pagsasayos ng ating mga airport para makasuporta doon sa ating tourism na program. Yung NLEX-SLEX connector na may parte na nasa bahagi ng DOTC at marami pang ibang bagay na ililista na lang natin sa kanya at may papasa naman ni Mar na maayos para sigurado tayo hindi maudlot yung implementation dahil matagal yung transition. Sir, just to clarify on your statement a while ago, so until they are confirmed, Secretary Ochoa will remain and Secretary Rojas will remain the OTC? They can assume if Congress was not in session by the provision of appointing them on an ad interim basis. But Congress is in session now. So they cannot assume on an ad interim basis. The Constitution says that as Commission on Appointments has to confirm. So that is why we are asking the Commission on Appointments to act post haste on the nominations of both gentlemen. Sir, also, regarding the new SILG, will you return to him the post, the position of handling the PNP, which was before relegated to Yusek Puno? Well, actually, malaki ng parte ni Secretary Jesse Robredo sa kapulisan, lalo na nung nasa ayos na yung... Alam nyo, kasi sagot ng Kalihim, yung BJMP, yung BFP. Yung BFP, for instance, isa sa mga inahabol ni Jesse, yung ating mga fire trucks na kung tamang tanda ko, on average, 30 years old. So nakakuha tayo ng grant, I believe, from Austria, where we will get substantially cheaper fire trucks with more capabilities. Yung presyo, kung tamang tanda ko, mga kalahati. Okay. So i-upgrade, kulang na tayo ng fire trucks, luma pa yun nandyan. So isa sa pinaprioritize rin yan. Para nga, wala yung aasa ka sa ika-apat o ika-limang munisipyo mula sa inyo para matugon na kayo pang may sulog. Yung parati kong binibring up rin sa kanya, basta may nakatakas sa mga BJMP facilities, bakit nagkakaganito? At ang nireport nga niya, ang dami in-name lang na preso. Walang pader na buwabalot dun sa preso, for instance. So, tinalaga rin yun. Para nagtulungan kami, na initially, Yusek Puno might have been the action man, pero maraming decision sa PNP sa akin. To include yung hostage crisis. No? Yung ako nag-utos directly to... Nakalimutan ko na yung pangalan niya, yung ating district director sa Maynila. No? Naawa ng Diyos, hindi sinunod nga. At nangyari yun. Okay. Mr. President, the next question will come from Weng De La Fuente of Net25. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, we're just curious. Did you have a hard time thinking who will replace Secretary Robredo? Or initially, do you have Secretary Mar in your mind? Well, nung missing si Secretary Robredo,
Siyempre, kailangan natin entertain yung possibility na lalo na noong Sabado na wala, Linggo yata, Linggo na tumuli kami sa Masbate, at doon kinausap ko Secretary Roa. Sabi ko, para ikaw una sa aking shortlist in case we have to replace Jesse. No? Yung hindi naman pwedeng para patagalin ang pagtakbo ng gobyerno, di ba? Kailangan masigurado natin na yung functions na hindi magagamparan na talaga ay maipasa kaagad sa isang taong magpapatuloy nga ng mga maganda na umpisa na nga ni Jesse. So, Mar was on the top of a very short list. But there were other people that I considered. Ngayon, yung, siyempre, ako consensus builder, hindi ko utusan sino man, pinakiusapan ko, pinaliwanag ko bakit ano yung dahilan, bakit siya tinatalaga. Siyempre, nag-invest na rin naman si Mar ng time niya sa DOTC. Gusto mo naman makita yung fruition ng labors mo. Di ba? Yung, kumbaga ikaw nagtanim, tapos hindi ka naman nandun yung time na inaani, may hinayang ka rin mapapala. Pero dito nga, tumugon sa, may pangangailangan na ating taong bayan, may pangangailangan na ating bansa, tumugon sa dito sa amon ng panibagong to. Mm-hmm. Sir, what are the qualities of Secretary Robredo that you see in Secretary Rojas po? Well, number one, they both share my trust, no, and my complete trust. So, napaka-important. Tingnan mo yung, I think there are so many agencies in government and there are so much opportunities, no, if you were, kung tao, maling taong ilalagay mo dyan na magsamantala sa kanyang pwesto. So first and foremost, siguro itong dalawa hindi magsasamantala. Pag sinabi pareho yung ating pananaw, eh talagang yun ang isang basic. No? Nandito tayo pagsilbihan yung boss natin, ang taong bayan, at hindi pagsilbihan yung interest ng kung sino man o ng sarili. So unang-unang trait yun. Kasipagan na dyan. Hahapon na responsibilidad na hindi, pag sinabi sa'yo, ako na mong bahala dyan, pwede mong itaga sa bato na mangyayari yung commitment niya. Yung hindi mayabang para akalain na alam ko na lahat, estudyante pa rin na handang mag-improve ng sarili, no, para doon nga sa mas mapahusay pa yung pagsiservisyo niya at mahaba pa yung listahan. Pero ang dulo nito, siguro mag-umpisa tayo na nung tumatakbo kami bilang pangulo at pangalawang pangulo ng bansa, eh, di ba kung paghihirapan natin to, kunyari na wala ako sa eksena, alam mo, may panganib itong pangangampanya, etc. Mangyayari ba lahat ito ipinaglaban, lahat ito sakripiso, walang patutunguhan dahil nawala? Importante, kung sino man na talagang hepe, matrain mo ang iyong successor o meron kang hahalinhin sa'yo. At nakita ko nga kay Mar, na kung sakasakali hindi ko magagampanan na at siya naging vice presidente ko, hindi natatapos yung inaasam-asam na pagbabago sa bansa. Meron talagang magtataguyod dito. So, same thing. No? This, in a sense, this will be a lesser occupation compared to preparing for the presidency itself if you were the vice president. Sir, one last point po. You think it will not be a hard time for Secretary Rojas to fill in the shoes left by Secretary Robredo? Siyempre mo, hindi maiwasan magkakaroon ng kritiko. Maski anong decision niya, may nakahanda ng dalawang posisyon. Pag sinabi niyang yes, mali yung yes. Pag sinabi niyang no, mali yung no. No? So, besides that, besides the never-ending criticisms, yung Mar is very, very capable to handle this job. And to continue, he will put in his own personal style. No? Pero yung dulo nito, na talagang magkakaroon tayo ng local government units na kalyado natin, kabalikat natin sa pagtutugon sa problema ng sambayanan, nandun. Yung mapapaganda ang tas na serbisyo ng allied services tulad ng PNP, BFP, BJMP, mangyayari rin yun. Yung natututukan niya, lahat na suli na rin at aaksunan, mangyayari rin. Yung kasipagan, nandyan rin. Etc., etc. Thank you, sir. Thank you. The last question, Mr. President, will be coming from Raymond Tenaza of Bombo Radio. Raymond. Hi, sir. Good afternoon, Mr. President. So, this early, marami na po yung obserbasyon na itong pagtatalaga kay Secretary Rojas sa DILG ay isang political move. Isang? Political move para mapalakas yung control ng Liberal Party sa LGUs in preparation daw to the 2013 and even to the 2016 elections. Your reaction po? Well, kabilang naman ako ng partido yun. No? At saka siguro agenda namin na tinutulak nitong administration nito. Pero more than that, yung expediency, pag sinasabi kasi expediency, parang pinagbigyan. Ibig sabihin siguro nun, hindi kwalipikado
pero inilagay sa pwesto na para doon sa intended benefit. So, babalik ko lang yung tanong sa'yo, Raymond. Kung magtatalaga ako ng alter ego ko na hindi kaya yung trabaho, eh ako may responsibilidad at the end of the day, ako rin ang magtatrabaho nun. So, common sense lang. No? Maglalagay ko ng isang tao dyan na hindi magagawa yung function para dagdagan ko yung bigat ng dinadala ko. Para napaka kakulang ako naman ng sentido ko mo nun. So, itinalaga natin siya, ang buong pagtitiwala natin, inaasahan natin, sigurado tayong mangyayari, eh mababawasan yung kailangan kong atensyonan on a daily basis. So, magiging katulong ko siya, no, dito sa pagsasayos ng ating pambayan. So, we are categorically saying na hindi makompromiso yung interest ng LGUs, local governments, with the party's interest come elections. Yung palagay ko, mabade-demonstrate ni Secretary Rojas, no, na primary function nga niya, i-advance yung country's interest rather than the party's interests. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you, Mr. President. Okay, thank you.